Tumayo po tayo. Papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba po, Jesus Nazareno? Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Kasama ko po nagmimisa si Father Francis Madarang sa Our Lady of Light Parish ng Diocese ng Antipolo. Kanila pong kukunin muna ang imay ng ating pong Nazareno, dadalhin sa kanilang parokya for the weekend. At si Father Celci Pascual po naman ng San Carlos Seminary. Magdiwang po tayo, ngunit humingi muna ng tawad sa Panginoon sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ngaming ginagampanan na linsunod sa iyong kalooban upang sa ngala ng anak mong mahal kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagbata na matinding hirap, matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit, hindi kayo nadaig. Kung minsan, kayo'y inaalipusta, at pinahihirapan sa harapan ng madla. At kung minsan na may, karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawalan ng pananalig sa Diyos,
sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay namubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon nang upang maligtas. Sa gawain niya, ang Diyos nagagalak, kahit na mabuwal siya ay babangon, pagkat ang alalay niya'y Panginoon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Ingatan sila pag naliligaling. Ililigtas sila't kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsanggalang sapagkat sa puon nangongobling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Tumayo po tayo. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maituturing
sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumunggad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhaga tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Tayong mga tao, ang madalas na napapansin natin ay yung kahindik-hindik o yung tinatawag natin na mga extraordinary, yung tatawag ng ating pansin. Kaya nga minsan, para maniwala tayo, kailangan ng isang malaking himala na hindi kayang maipaliwanag ng siyensya o kaya naman ng pag-iisip ng tao. Ngunit hindi natin namamalayan, mas maraming himala ang nangyayari sa ordinaryong takbo ng buhay natin. Mas maraming pagkilos ang Diyos na nangyayari sa kapayakan ng araw-araw na buhay natin sa mundong ito. Kakahiling natin sa isang malaking himala, nakalilimutan natin ang mas maraming maliliit na himalang nangyayari sa bawat sandali ng ating buhay na nagsasabi na buhay ang Diyos, na kumikilos siya sa ating buhay, na nagbibiyaya ang Diyos kahit sa pamamaraang hindi natin inaasahan, at ang kanyang paghahari ay nangyayari na sa mundong ito. Ito ang aral na ibinibigay sa atin ng mabuting balita sa araw na ito. Ang paghahari ng Diyos ay nangyayari sa ordinaryong takbo ng buhay. Katulad ng isang halaman na nagsisimula sa binhi hanggang lumaki na hindi natin namamalayan. Kusa itong lumalago at lumalaki, ang butil ng mustasa na isa sa pinakamaliit na butil, ngunit kapag lumaki ay sapat upang makapamugad ang mga ibon. Mga kapatid, ang pagkilos ng Diyos ay mas nararanasan sa kapayakan ng araw-araw na buhay, sa maliliit na tagpo sa ating buhay, sa mga nagbibigay ngiti sa ating mga labi, sa bawat pagkain na nakahain sa hapag, sa mga tengang handang makinig sa hinaing ng kapwa, sa mga kaibigang handang dumamay at sumama sa hirap at ginhawa,
sa mga salitang nagpapalakas ng loob at humihilom sa pagpapatawad at paghingi ng tawad. Sa nagpapakilig sa atin, halimbawa, sa mga nagmamahal sa atin, sa mga tapat sa atin, sa mga taong nakikita ang mabuti sa atin, sa bawat pagmulat ng ating mata sa umaga at sa bawat hininga na lumalabas sa ating bibig. Lahat ito ay himala. Lahat ito ay biyaya. Lahat ito ay kaganapan ng paghahari ng Diyos sa mundong ibabaw. Ngayon tayong lahat ay nandito sa Quiapo. Lahat tayo ay dumudulog sa ating mahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ibinubulong natin sa Kanya ang ating mga hinaing at kahilingan at sinasabi niya sa atin na nakikinig siya sa atin, na nauunawaan niya ang pinagdaraanan natin at handa lagi siyang tumugon sa ating mga panaghoy at kahilingan. Yun nga lamang, ang paanyaya niya sa atin ay tignan at damdamin ang kanyang pagkilos sa ating buhay sa payak na mga pangyayari sa araw-araw. Malay natin, unti-unti na palang nangyayari ang ating hinihiling, ngunit sa ibang pamamaraan lamang. Sa pamamaraan na mas makabubuti sa atin. Sa pamamaraang mas dadalin tayo sa kabutihan ng buhay. Mahal na Jesus Nazareno, maghari ka sa aming buhay at nawa, huwag naming mapalagpas ang maraming himala na ginagawa mo sa payak na buhay namin sa araw-araw. Turuan mo kami na huwag laging tumingin sa mga kahindik-hindik at mga hindi maipaliwanag sa buhay. Bagkus, turuan mo kaming tumingin sa maliliit na detalye ng iyong pagkilos sa aming buhay. Sapagkat tunay, naghihimala ka sa amin, nagbibiyaya ka sa amin, kasama ka namin, at hindi mo kami tinababayaan sa lahat ng yugto ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat puno ng maliliit na himala ang aming buhay. Makita nawa namin ito at makapagpasalamat kami sa iyo araw-araw sa aming buhay. Amen. Minamahal kong mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang Kanyang presensya sa ating buhay. Ang ating tugon ay, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya, bagkus asamin natin ang Diyos araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya,
lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, linggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iiral. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayon ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya tutang na loob ng iyong mga itinatangi ang mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
kanyang mga magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Jesucristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong iglesia. At pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Bigay po niyo pagbati ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Habang buhay.
Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang sabog ko, dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Yesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama po. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masawa, kaawaan niyo po kami, umaasa. Nazareno, patnubayan niyo po nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang sabog ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters
para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalubong sa aming pakikinabang sa iyong kagandang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinigay sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imain at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po kami mga pari magbibendisyon sa inyo at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Humayo kayo, sundin ang pong Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag niyang aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin.
Magsiyo po muna at makinig na mabuti. Maaari nang lumabas ang mga nakatayo sa gilid at likod ng ating simbahan.